What's up, guys? Okay. Nagsimula sa pananakit ng ulo na uwi sa stroke. Okay. Special ang vlog na ito dahil ito ay nanggaling talaga sa karanasan ng isa nating kababayan mula sa bansang Kuwait. Shout out po sa inyo, Madam Ma'am Christina. Oh. Hello po. Alam niyo na po kung sino kayo. Kasi gusto niyang isama sa aking vlog para mapalaganap ang awareness. Nangyari at naranasan niya talaga, kaya siya mismo, at gusto ko na pakinggan niyo kung ano yung pinagdaanan niya. Okay? Maging alerto kayo. Kung may mga kasama ko yung ganito, dapat alam niyo kung ano yung pagkakaiba, lalo na sa inyong partner. Kung may kasama man kayo sa bahay. Okay? Ito, gusto ko lang i-extend yung pasasalamat ko kay Ma'am Christina, kasi naghumingi ako ng permiso kung pwede ko ba tong i-vlog. Sabi niya, okay, no problem. Ano naman tayo? Permitted naman tayo. Okay? So, pakinggan niyo, mga kabayan. Ito isang vlog na sana'y kapulutan niyo ng aral. Okay? Ito siya. Shout out po sa inyo, Ma'am Christina. Okay? Hello, good morning. Ano na pala, 12:16 a.m. So, share ko lang yung nangyari kasi last Saturday morning, 9 a.m., nag-complain na siya ng headache. So, sabi ko, inom ka ng Panadol. So, breakfast kami, tapos binigyan ko siya ng Panadol. And then, nakapag-road trip pa kami. So, nag-drive siya ng mga 4 hours. And then, uwi ng bahay, nakatulog pa siya. After niyan, pagkagising, naglinis-linis siya, nagligpit ng mga kalat, nagbuhat-buhat ng mga cabinet. And then, on Saturday gabi, mga 7 p.m., sabi niya sa akin, hipuin mo nga ako, parang nilalagnat ako. Sabi ko, ay, oo nga, may sinad ka. Eh di, sabi ko sa kanya, gusto mo mag-take ka uli ng Panadol? Sabi niya, wag na, magpapahinga na lang ako. So, mga bandang 12 a.m., natulog na kami. Tapos, kinabukasan, Sunday na ng madaling araw, nagising siya ng mga 3 a.m. Sabi niya, biglang sumakit yung braso ko, yung left arm nga daw niya. Parang biglang nawala ng lakas. Tapos sabi niya, baka nangalay lang kasi nadadaganan ko pag natulog. So, ayun, so mga bandang 3 a.m., itinulog niya lang ulit, natulog na lang kami. And then 6 a.m., so Sunday na naman, pasok na naman kami sa trabaho. Nung 6 a.m. na, namamlancha na ako, then siya nasa kama. Nag-alarm na yung cellphone niya. Sabi ko, Bekoy, gumising ka na, na yung cellphone mo. Tapos sabi niya sa akin, parang hindi ko kayang pumasok. Iba yung pakiramdam ko, ang bigat ng braso ko. Sabi ko, sige, mag-decide ka na. Kung hindi ka mag-work, mag-message ka na sa boss mo. And then ako, mag-message na rin ako sa boss ko para magpaalam na masamahan kita. Di bumangon siya, namamladya ako. Buti na lang may conversation pa kami. Tapos napansin ko, sir, nag-iba na yung ano niya, yung salita niya, parang nabulol na. Sabi ko sa kanya, ano ba yung salita mo? Bakit ganyan? Nagbibiro ka ba? Nagsasakit-sakitan ka? Baka may plema ka, magmumug ka doon, magbrush ka, ilamos ka, tapos alis na tayo, punta tayo sa ospital. Tapos yun, sir, hindi pa rin nagbabago after niya maglinis ng mukha. Paglabas ng CR, ganun pa rin. Sabi ko, wala, sabi ko, tinitingnan ko yung facial reaction niya, parang hindi na po pantay, pinangiti ko siya. Tapos, so nakakakita na ako ng tatlong sign. Una, yung pasmado yung braso niya, tapos yung salita niya, bulol, and then yung facial reaction niya. Eh di, sabi ko, bago kami umalis, teka, BP mo na nga kita, gusto ko makasiguro. Binipi ko, 3 times ko siyang tinatry i-BP, hindi gumagana yung BP, pero error. So, pagdating po namin dun sa private clinic, binipi siya, doon ko nalaman 270/170, and then ECG, supply din. Kinausap ako ng doktora na Indian, tinapat niya na ako, sabi niya, mild stroke na daw siya. Then, tumawag na sila ng ambulansya para daw ihatid na kami sa mas malaking ospital po. Ganun po yung sequence nung nangyari. So, hindi pala natin dapat baliwalain yung simpleng headache.
tapos na nakit yung braso. Sunod-sunod na siya. Kaya ayun. Tapos nung nasa malaking hospital nag-CT scan, doon na nakita yung blood clot. Kaya ipinasok na po siya sa ICU. Ganun. Sobrang nakakatakot, sir. Sana po maging aware din yung mga kabayan natin, lalo na mga Pilipino, kasi sabi dito sa hospital, bakit daw lahat ng Pilipino, as in 90% ng cases ng Pilipino, ang nire-rest sa hospital, puro hypertension po. Nagtatanong mga doktor, bakit ganyan ang sakit ng mga Pilipino? So, yun, hindi ko lang masabi kasi na minsan kasi nahahaluan nila ng bisyo, ng inuman. Ang sigarilyo, given na yan eh. Yung drinking lang talaga hindi mo pwedeng i-declare kasi bawal nga rito sa Middle East yung alak, di ba? So, yun yung sinabi ko nga na ano, sigarilyo talaga, chain smoker. Ayun, sinabi na nila na isa yun sa dahilan. Pero may isang doctor na nagtanong talaga, in-straight na talaga na, don't get offended kung nagiinom daw. Di inamin naman ng asawa ko yung totoo para rin masagot lahat ng katanungan. So, ayun, yung talagang abusive din talaga kasi. Kaya, ayun, nakakapanghinayang, pero choice niya yun eh. Ngayon, kailangan paglabas niya po ng hospital, change lifestyle na talaga kami. Kasi talagang puro gulay na. Opo, sir, yun na yung napag-usapan na namin na sabi ko, from now on, paglabas mo ng hospital, totally change lifestyle tayo kasi literally second life mo na to. Lahat ng nurse ICU nagtataka na ang daming Pilipino, sir, na ang BP ay nasa 190 over nasa 130 lang. Pero lahat po yun hindi nakasurvive. Naputukan talaga ng ugat. So, it's such a miracle na ang BP ng asawa ko, 270 over 130. Nakalusot. Kaya, utang ko talaga sa Diyos ang buhay niya. Pinagpapasalamat ko. Nagpray ako kay Padre Pio. Sabi ko na ito lang ngayon lang ako hihingi ng ng dasal para sa family ko, kahit hindi na lang para sa sarili ko, na bigyan pa ka ako ng chance na makasurvive. Ayun lang, thankful talaga ako kay Lord. Pinakinggan niya lahat ng prayers ko. Tapos, ayan, I promise talaga na from now on, imamanage ko na yung pagkain namin, family, na hindi ko na i-allow na magkain sila sa labas. Marami nang namatay at naputukan ng ugat sa mas mababa pang BP kumpara sa BP ni Hubby. Tapos po, ayun, at ang natamaan ng stroke is yung left hand niya. Yung arm niya na itataas naman, yung left hand niya is sobrang hina. Hindi siya talaga makagrip. Kaya nabilhan ko siya ng stress ball para makatulong din. Sabi naman sa hospital, physiotherapy daw pagka magaling na po siya. So, thank you Lord. Praise be to God. Salamat talaga. Ayun po. Sana pagka na ma-share mo din pagka nag-vlog ka para din sa kaalaman din ng ibang tao, sir, na ayun nga, yung hindi dapat baliwalain ang simpleng sakit ng ulo based on experience ng asawa ko, para sa kaalaman din ng lahat. So, sana ma-share mo po sa vlog mo yung nangyari. Ayun, thank you. God bless. Totoo po yan. Lahat ng kinakain natin dito, sobra sa oil. Can you imagine, wala pa nga tayong baboy dito niyan. Kumbaga, by luck lang talaga makatikim ng baboy yung mga patago. So, ayan, tingnan mo, ayan yung mga sakit ng Pilipino. Kaya lang, yung iba talaga, nasasamaan pa kasi ng bisyo. Alam naman na hindi nga healthy yung mga pagkain dito. Tapos, trabaho, wala nang time mag-exercise. So, ayan, kumbaga nangyari, bahay, trabaho, kain, walang exercise, tas sasamahan pa ng bisyo, sigarilyo. So, anong i-expect? Hindi yun.
Kaya pumunta tayo sa abroad nang walang sakit, uwi ng Pinas nung may sakit. Yun yung reality. Kaya lang yun, pero sana maging aware na lang lahat na huwag i-ignore ang simpleng sakit ng ulo. Tapos pagka nasabayan na ng pamamanhid ng braso, and then salita, tapos yung facial reaction. Ayan, ako nakita ng dalawang mata ko, sir, yung sequence na nangyari kay Habi. Kaya tandang-tanda ko po yan. So, thank you, Lord, at binigyan niya ako ng Sense. gift of observing. Kasi kung hindi ko rin pinansin yung mga nangyayari sa kanya, kasi that time papasok din ako sa work eh. Kaya lang, buti na lang, bago ako pumasok sa work, nagkaroon kami ng kaunting conversation pa. No, kasi usually pag magsisick leave yan, iiwanan ko lang siya dito sa bahay. Sasabihin ko lang, sige na matulog ka na, then pasok na ako sa work. Pero hindi ko alam bakit nung Sunday, buti nagkaroon po kami ng pag-uusap at gising siya. Dahil kadalasan magsisick leave yan, iiwanan ko yan natulog. Iniisip ko na lang, sir, paano kung hindi kami nagkaroon ng chance mag-usap? Eh di hindi ko malalaman na bulol na siya kung iniwanan ko siyang tulog. So, may purpose po talaga. Nare-realize ko yung mga nangyayari. Bakit binigyan din kami ni Lord ng chance magkaroon ng pag-uusap bago ako pumasok sa work? Iyon pala is para manotis ko na nagsisimula na pala yung stroke niya. Ayun po. So, ngayon nasa ward pa rin siya. Hopefully, Sunday, i-ECG siya last. Pag okay na po ECG niya, sana makalabas na. And then, magpe-physiotherapy na rin. Ayun, thank you sa time. Salamat. Ayun, pagkaano papapanood ko sa kanya yung mga vlogs mo para magkaroon din siya ng idea. Thank you sa lahat. Ang dami mong natutulungan na tao at number one ako doon. Ha, ingat ka rin dyan sa Saudi and God bless. Ingatan ka lagi ni Lord sa araw-araw mong trabaho. Okay, sir, salamat po. So ayun, napakinggan nyo naman, di ba? Actually, nakalabas na sila. Okay? Nakalabas na sila sa ospital. Yun nga lang, hindi pa rin okay yung left hand niya. So, ipipiti siya, under siya ng therapy, para at least, ano na, magiging okay na. Okay? Shout out to Ma'am Christina. Okay? May permiso naman tayo para ibigay itong magandang awareness na ito. Ang sinasabi niya doon sa totoo lang, buti nabigyan din siya ng pagkakataon na makausap yung asawa niya at nagiging observant siya. Okay? Na una, pananakitang ulo, nag-suggest siya na mag-take ng Panadol. Okay? Dito kasi sa ibang bansa, Panadol ang gamit. Ngayon, parang sinisinat, tapos nabubulol na. E buti ngayon, si Ma'am Christina, aware na parang, ba't nag-iiba ang boses? Ganon. Dinala sa ospital, 270. Sabi nga dyan, ulitin ko, marami nang naputukan ng ugat na mas mababa pa dyan ang BP. O, tingnan nyo yan. So, awareness mga kabayan, ha? Awareness talaga. Ito'y napakagandang awareness dahil nangyari po talaga. Last Sunday lang po ito. Last week lang. Okay? Today is Wednesday. October 4. Today. So, last week lang nangyari yan. Okay? So, prayers added sa hobby ni Ma'am Christina. Okay? So, sa mga followers dyan, sa mga makakapanood po nito, huwag niyong baliwalain. Okay? Kapag may nagsabing ganyan, masakit ang ulo. Although, marami din namang mga pakiramdam o marami din mga sakit na correlate sa ulo, sa sakit ng ulo. Pero itong nangyari kasi, sinundan na ng pangangalay. Okay? Nangangalay yung kamay. Tapos nakikita na parang nag-iiba na yung boses. So, isa na yan na sintomas o kaya nakikita mo sa tao talaga na may iba na. Okay? So, magiging observant din kayo. Okay? So, salamat sa pakikinig. Salamat sa time. Kung sa araw nito nakikinig ka at may kakilala kang ganyan, please, huwag niyong baliwalain ang simpleng sakit ng ulo, ha? Okay? Ingatan ng kalusugan kasi nag-iisa lang yan. Ha? God bless everyone. Health is wealth. Bye-bye!